Hello! Ito na naman muli si Nanay Maria from Belgium para sa ating bagong kwento sa araw na ito. Okay. Bago tayo magsimula, salamat ng marami sa lahat ng aking mga subscribers, returnees, mga napapadaan, okay, cross-watchers, yan. Salamat po na marami sa inyo at nag-i-enjoy kayo sa panonood sa aking mga vlogs, yan, okay, videos. So, ngayon, ay merong nag-message sa aking isang Pinay from Davao, okay? Siya ay doon nagwo-work sa Davao at kasalukuyang meron siyang BF na Belgian. Ngayon, yun daw kanyang BF na Belgian ang nag-aasikaso ng kanilang mga papers ay nakailangan niya. So, sabi niya sa akin, napangiti naman ako kasi sabi niya ay hindi pa daw siya nakakarating sa ibang bansa kung papala rin siya, first time pa lang siyang makakaalis ng bansa. Ganun pa man ay nangangatog na daw ang kanyang mga tuhod. If ever siya ay pupunta sa embassy or sa immigration ay ano, nangangatog daw ang kanyang tuhod. Ibig sabihin na nanerbiyos siya, yaan. So ganito lang yon, ano. Tayo sa buhay natin, okay, kung minsan ay nabibigyan tayo, okay? Or nabibiyayaan tayo ni God ng magandang pagkakataon para mabago ang ating buhay, di ba? Kaya nga may kasabihan na opportunity knocks once, okay? Ngayon, napakagandang opportunity opportunity na yon doon sa Pinay if ever na siya ay halimbawa pumunta sa Belgium, somehow ay mababago ang kanyang buhay, okay, ang kanyang way of thinking, way of living, yan, ganon. So lahat ay mapapag-aralan niya, dito niya madidiscover, okay, ang mentality ng mga European ay kakaiba, okay, sa mentality ng mga Pilipino, okay. So sa buhay natin, pagka tayo ay may mga gusto, nais or desire, dapat tayo ay maging courageous, okay, determined, okay, para tayo ay maging successful, di ba? Kailangan tayo ay malakas ang loob, yan, para marating ang isang pangarap, okay? So, sa araw na ito, tutunghayan natin ang isang kwento ng isang Belgian lady, okay? Nang dahil sa kanyang pagiging matapang, matatag, courageous, and determined, siya ay naging prinsesa. Okay. Totoong prinsesa. Okay? So, somehow, kung mapanood niyo ang video nito, may mga desire kayo sa buhay, maalaala mo siya. Okay? At pwede mong gawin siyang example. Para sa mga kung ikaw man ay merong gustong marating na pangarap. Okay. Diba? So, simulan na natin ha, bago magpalaot.
Hello! So, ito si Nanay Maria, ha? Kay aking kekwentuhan. Yaan. Ito ay hang sa tunay na buhay ng isang hari dito sa Belgium. Okay? So, noong unang panahon, yaan, mayroong isang hari. Yaan. Ang kanyang pangalan ay si King Albert II. Si King Albert II ay kasal kay Princess, anong pangalan niya? Donna Paula Rufo de Calabria. Yan. Si Princess Paula ay isang Italiana. Ngayon, noong sila ay kabataan pa, nagkaroon sila ng tatlong anak. Si Prinsipe Felipe, si Prinsipe Lorenz, at si Prinsesa Astrid. Yan. Ngayon, si Haring Albert at si Prinsesa Paula ay nagpunta para magbakasyon. Kung hindi ako magkamali, sana huwag akong magkamali. Kung maalaala ko, sila ay, kasi matagal na itong story na ito eh. Sila ay nagpunta para magbakasyon sa Greece. Habang sila ay nasa Greece, sila ay naimbitahan na pumunta sa isang kainan yata, parang banquet. Yan. Kung saan naroon ang ambassador at ang kanyang anak na si Baroness Sibyl Celis Longchamps. Yan. Ngayon, itong si Baroness Sibyl Celis ay kasal kay Jax. Kung hindi ako magkamali ng pangalan, ha, sana hindi. Jax Ball. Yan. Ngayon, nung sila ay nadoon na sa handaan, yan, pang mayaman, marangya, pang ano ito, mga dugong bughaw, yan. Nakatabi ni Haring Albert si Baroness Sibyl Celis doon sa upuan. So, nagpangilanlanan sila, no? Hanggang sa nagkapalagayan doon. Yan. Hanggang sa dumating na sila ay nagkaroon ng isang pinagbabawal na relasyon. Yan. Bawal na pag-ibig. Umusbong ang kanilang pag-ibig sa maling panahon. Yan. Ngayon, ang kanilang pag-ibig, yan, ay nagbunga ng isang napakagandang batang anghel na pinangalanan nilang Delphine. Yan. Si Delphine ay isang batang babae. Yan. Ngayon, ay noong panahong lumalaki si Delphine, yan, nasaksihan niya ang pagdalaw, pagpunta ng amang hari para sila ay
bisitahing mag-ina. Yan. Ngayon, dumating sa puntos na isang araw, tumigil ang mahal na hari sa pakikipagkita sa mag-ina. Yan. Dumating ang maraming taon, si Dalpin ay naging isang ganap na magandang babae. Yan. At siya ay nakilala sa larangan ng arts. Yan. Si Dalpin ay isang tanyag na artist dito sa Belgium. Ngayon, isang araw, nagsadya si Dalpin sa kanyang amang hari doon sa opisina kung saan naroon ang kanyang amang hari at ang abogado. Ang pakay ni Dalpin ay hilingin sa amang hari na siya ay kilalanin bilang isang lehitimong anak ng hari. Yan. Ngayon, hindi inaasahan ni Dalpin ang magiging reaksyon ng kanyang amang hari kung kaya siya ay lumuha at nasaktan. Yan. Ngayon, napag-isip-isip ni Dalpin na ito ay dalhin niya sa pinakamataas na korte para ipaglaban ang kanyang karapatan. Ano ba ang karapatan ni Dalpin na gusto niyang makamit? Gusto niyang ma-recognized as the king's legitimate daughter. Iyon lang ang nais ni Dalpin. Dumaan ang maraming taon. Yan. Hindi nagwagi or napawalang bisa, okay, ang kahilingan ni Dalpin. At ito'y muling iniakyat ni Dalpin sa mataas na korte. Hanggang sa ang korte ay sabi sa hari na kailangan na mapatunayan ng hari na si Dalpin ay kanyang anak sa pamamagitan ng DNA test. Tumanggi ang hari, ayaw ng hari. Yan. Samantala, ang mga anak ng hari ay tuwang-tuwa sapagkat nalaman nila na sila pala ay mayroong isang kapatid na babae sa kanilang ama. So, anong tawag dito? Sandali ha. Mahina ang Nanay Maria sa pag-ano. Kumbaga sa ano'y nagkusang loob si Prince Philip na siya ang magpapa-DNA test. Okay. Para ma-prove na si Dalpin ay kanyang kapatid. Subalit, tumanggi ang Haring Albert. Hindi pumayag si Haring Albert. So, ang ginawa ng korte, si Haring Albert ay sinabihan nila
na kailangang siya ay mag-participate sa DNA test na ito na may mahigpit na inayawan ng hari, tinanggihan. Kung kaya siya ay nakatanggap ng penalty mula sa korte na araw-araw siya ay magbibigay ng 5,000 euro yata. Sana hindi ako nagkamali ha. Kung ako may magkamali, pasensya na. Pasensya na si Lola Maria. Oo. Ito na may pwede ninyong i-google. Yan. So, everyday, magbabayad ang hari ng 5,000 hanggang sa ang hari ay bumigay at nag-participate na siya. At doon napatunayan na si Delpin ay anak ni Haring Albert. Yan. So, noong taong 2020, si Delpin ay pinarangalan bilang isang prinsesa, okay, ng Belgium. Pati ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang dalawang anak ay isang lalaki at isang babae na sila ngayon ay tinatawag na prinsesa at prinsipe. Yan. Diba ang ganda? So, ano ang relevant? Okay? What lesson? Ano ba itong hirap naman? Oh, wag na mag-English. Okay. Ano ba ang makukuha natin sa kwento na ito? Yan. Kung tayo man ay may mga pangarap, nais, gusto sa buhay, kailangan tayo ay magkaroon ng determination, tatag at tapang ng loob. Kailangan tayo ay maging courageous gaya ni Delpin. Yan. Sino ba si Delpin? Siya ay anak ng hari sa pagkakasala. Ganon pa man, nangarap si Delpin. Nangarap si Delpin na siya ay kilalanin bilang isang lehitimong anak ng hari. Yan. At ito ay natupad dahil sa kanyang determinasyon at buo ang kanyang loob na ito'y kanyang ipaglaban. Diba? So, kung sa ating buhay may mga dumating na pagkakataon, okay, oportunidad na maganda, lalo kung halimbawa ikaw ay merong na-meet, okay, na isang banyaga at ikaw ay kanyang handang pakasalan. Bakit hindi? Diba? Gaya ng Pilipina, nasabi niya ay hindi pa siya nakakaharap sa embassy or sa immigration. Nangangatog na daw ang kanyang tuhod. Okay? Ito ay mga pagkakataong minsan lang mangyari sa ating buhay. Diba? So, kung kailangang humarap kayo sa embahada, okay, huwag kayong matatakot. Gayahin nyo si Delpin. Okay? Matapang. Okay? Buo ang loob. Wala siyang kumbaga sa ano eh, hindi siya nangingimi. Kahit ang kanyang bangga ay ang kanyang amang hari, sapagkat
ang nais ni Delphine ay matupad, okay? Ang kanyang hiling na maging isang lehitimong anak ng hari niyaan. So, sana kahit papaano, kung kayo pinanghihinaan ng loob, maalaala niyo si Delphine na maging ehemplo yan ng pagkakaroon ng courage, determination at buo ang loob. Tayo ay magdasal, okay? Above all, kailangan magdasal din tayo. Humingi tayo ng tapang na loob kay Jesus at kay Mama Mary. Kung kayo'y mga Katoliko, huwag niyong kalilimutan si Mama Mary. You pray to Mama Mary na sana, okay, na kayo ay mabigyan ng lakas ng loob na matawid ninyo ang daan kung saan ay kayo ay magtatagumpay at mararating ninyo ang anumang naisin sa buhay. Yan. So itong muli si Nanay Maria from Belgium. Thank you very much sa inyong panonood. Sana kahit papaano ay nakapag-share ako sa inyo ng kaunting kaalaman ko sa good night, love you.